pinakamagandang lalaki. What's up mga kapiso, mga ka-shop owner natin dyan, no? So, andito na naman ako para magbigay sa inyo ng mga tip and tricks. Ito, idea lang to regarding sa net limiter. So, marami pa rin nalilito dito sa net limiter, no? Ipapaliwanag ko gamit ang aking pentel at aking board ang net limiter. So, bakit nga ba ang dami nalilito sa net limiter? Siguro nga marami pa rin bago. Marami pa rin mga gustong matuto. Marami pa rin gustong malaman. Gustong lumawak ang kaalaman regarding sa ito, sa pagkatayo ng isang computer shop. So, andito ako sa inyo para tulungan kayo, bigyan ng idea. Ngayon, ang ibibigay ko sa inyong idea is net limiter. Paano nga ba natin i-divide yung 10 Mbps sa limang computer? Ito, approximate lang to. Hindi to perfect. So, base pa rin to sa experience ko lang. Kasi ako, net limiter ang gamit ko. Hindi ako naka-Microtech. Meron ako Microtech. Pero, naka-net limiter pa rin ako kasi pinag-aaralan ko pa rin yung Microtech. So, medyo masalimuot talaga. Kasi maraming sakop ang Microtech eh. So, ang sakop ng Microtech, yung firewall, yung bandwidth management, yung wireless, yung access point, yung backhaul link, then yung hotspot gateway, pwede mo rin siyang gamitin sa VPN server. So, kung ano-ano pa. Maraming sakop ang Microtech. Kaya, hindi basta-basta si Microtech, no? Bali, ang bibigay ko lang sa inyo ngayon is yung basic. Ito is napakadali gamitin ng kahit sino man. Merong per server na net limiter at meron ding per PC na net limiter. So, kung ipapaliwanag ko sa inyo yung per server, same lang din naman ang per PC. Kasi, pare-pares na naman yan eh. Sa isang PC mo, kung naka per PC ka na net limiter, yung settings mo sa isa, so pare-pares na rin sa lahat. Kasi dinidivide lang natin yung 10 Mbps dun sa lahat ng computer natin eh. So ganun din, kung naka-server ka, i-divide mo lang din yung server mo sa lahat ng computer mo. So meron kang server na isa, meron kang siyam na client, divide natin sa 10. O, i-divide lang natin yung 9 kasi may server ka na. So, hindi ginagamit, hindi na gumagamit yung server mo na internet. O, di 9 divided by 10 Mbps na lang lalabas niya. So, eto, meron kang 10 Mbps divided by 5 computers ang ipapaliwanag ko. Base sa aking experience sa netimeter. So, start na tayo. Kasi nga pala, yung mga hindi pa nagka-subscribe, mag-subscribe na kayo. So, medyo mahuhuli na kayo. Medyo marami na tayong topic na nadaanan. Ito, dagdag na naman, dagdag idea. Para sa mga wala pang idea. Kasi napansin ko, marami talaga. After natin ma-setup si net limiter, hindi ho doon nagkatapos yun. Dahil nalagyan na natin siya ng upload speed, download speed. So, tapos na. Hindi, kasi everyday may patching ang mga games natin. So, kailangan natin siyang galawin. Example. Start na tayo. Meron kang 10 Mbps. 10 Mbps na internet speed. So, meron kang DSL, no? Na 10 Mbps. DSL. I-divide natin sa 5 computers. Hindi, meron kang 2 Mbps bawat isa. Meron kang 2 Mbps, Mbps bawat isa. Game. So, meron kang 2 Mbps bawat isa. Hindi mo pwedeng ubusin yung 2 Mbps sa ano. I-divide natin dyan per program pa rin. So, doon lang tayo mag-reach sa 2 Mbps bawat isa. Ngayon, ang tanong,
ilan ba yung mga games mo sa computer mo? Meron kang SF, meron kang LOL, meron kang Dota. So, kung i-divide natin si ito Mbps, masasagad natin yung speed per unit. Kasi hindi naman ganun ka-stable yung internet connection natin, eh, no? Sabihin natin yung 10 Mbps na yan, pwede bumaba yan. Pwede mag 9 Mbps lang yan ng alas ganito. Pwede mag 8 Mbps yan ng alas ganito. Minsan nga, nawawalan pa tayo. PLDT, eh. Diba? Yun na nga. Okay. Hindi natin pwedeng isagad si 2 Mbps sa isang unit at i-divide dun sa mga laro sa browser natin, sa Google. Hindi natin yan pwede isagad. Magbibigay lang tayo ng specify kbps sa bawat program na yan, na hanggang dun lang sila mag-range. Kasi nga, medyo pwedeng bumaba yung speed natin. Hindi naman stable natin. So, hindi natin sasagad. Si SF kasi pag naapasok ka na, pwede ka nang maglagay ng ano dyan eh. 50 kbps. Kbps. Si LOL, pwede ka rin maglagay ng 50 kbps pagka nakapasok ka na sa games. Si Dota, pwede ka rin maglagay ng 50 kbps pag nakapasok ka na sa games. Kbps. Si ROS, pwede ka pa rin maglagay ng 50 kbps pag nakapasok ka na sa games. Si Google ngayon, si Google kasi paiba-iba ng speed kasi minsan si customer. So, minsan nag-Google na siya, nag-YouTube pa siya. Ngayon, bibigyan lang natin ng specify speed, yung browser natin. Ang gamitin ho natin, ito pa, bigyan ko lang kayo ng tip. Ang magandang gamitin natin ho sa computer natin is isang browser lang sana. Like, kung Google, Google lang. Kung naka, ang bitawag rin yung Metacrawler, kalimutan ko na siya, kasi ako Google lang ginagamit ko eh. So, isang browser lang sana sa per PC, no? Para hindi masyadong gamit na gamit yung bandwidth nyo. So, kung Google lang ang gamit nyo, siguro sapat na makakapag-Facebook ka na kasi sa 75 kbps eh. 75 kbps, makakapag-Facebook ka na. So, pag nag-YouTube ka, medyo mabagal yan. Sapat na ho yan para sa 10 Mbps speed. Yung 75 kbps, sapat na yan. So, kung medyo nababagalan si customer, obserbahan niya, pero sapat na yan. Medyo nababagalan si customer, pwede nyo iangat ng 150 yan. 150. Ganito kasi ang mangyayari dyan. Si customer kasi pwedeng mag-Google habang nag-ESF. Ngayon, susundot pa yan ng YouTube. Ngayon, ang ginagamit lang talaga ng Google at ng ano, ng games mo is 200 kbps pag pinag-blast mo. Pwede natin sabihan si customer para hindi medyo mabagal yung internet is 2 application lang ang buksan mo. Kasi karamihan sa atin minsan naka Infinity SIM lang or Corpo SIM. So limitado yung speed natin. Kahit sabihin natin 40 Mbps yung SIM card natin, no? Hindi naman stable yung speed. Minsan kasi 40 Mbps daw, sabi nila 40 to 100, 40 to 60, 40 to 80 Mbps yung SIM card niya, Infinity. Pero hindi naman stable. Nagre-range lang talaga, sabihin natin. Kung meron tayong SIM card na Infinity SIM, sapat na yung 15 Mbps expected. Huwag tayong mag-expect na mas mataas. Pero mas maganda, umaabot nga ng 30 yan eh. Subukan ko na yan. 30 Mbps. Pero hindi stable. Hindi siya tuloy-tuloy yung 30 Mbps dun sa Infinity SIM. So kung meron kang 10 Mbps sa DSL, may 15 to 30 Mbps ka sa Infinity SIM or Corpo SIM, sapat na to, mga sinabi ko. Sa SF is 50 kbps, sa LOL 50 kbps, Dota 50 kbps, sapat na ho yan. Saktong-sakto na yan. So nagbigay lang ako ng eksaktong
speed para sa net limiter nyo na hindi kakain ng 2 Mbps per PC na masasagad. So ayan ho ay naka-design sa 15 Mbps or 10 Mbps na speed ng internet natin. So hindi na magre-reklamo si customer na mabagal yung games kasi ang nakalagay kay Google, isang browser lang gamitin nyo, isang browser lang. For example, nag-YouTube, nag-Facebook si customer sa ano natin, no? Sa Google. Eh, nagbukas pa uli ng YouTube. Eh, nainis pa. Nagbukas uli ng YouTube. So, sabihan yung tatlong YouTube at saka nag-Facebook pa. Ngayon, yung 75 kbps niya ang nilagay natin sa settings sa Google is doon lang umiikot yung speed niya. Kung naglagay tayo ng 150 kbps doon sa Google na, sa Google natin, so kahit magbukas pa yan ng sangkatutak na YouTube, doon lang iikot yung speed niya. Hanggang doon lang sa hanggang doon lang sa 150 kbps. So hindi apektado si SF, hindi apektado si LOL, hindi apektado si Dota. Bale, all in all, kung nagbukas siya ng Google at nagbukas siya ng SF, natig isang piraso, may Google, may SF, naglalaro lang talaga yung range niya ng 200 kbps. Ang tipid, no? Diruin mo, 200 kbps lang ang speed mo, 15 mbps. Per PC mo, ang ginagamit lang is 200 kbps. So, mabilis. Satisfied si customer. Yan ho yung, ganyan ho gumamit ng bandwidth management. Ganyan gumamit ng net limiter. Huwag po nating isagad yung speed. Ngayon, pag magka-patch tayo ngayon, eto na magka-patch tayo. Kasi hindi naman natin, tama ho, lagyan ho natin ang bawat limit, ang bawat games natin, no? Lagyan ng limit yan sa si Google. Lahat ng application, kahit antivirus. Ang antivirus, tanggalan natin ng mga update. Bali, ang ilagay nyo is manual update. May settings po si antivirus. I-manual update natin. Nasa video ko yan. Yung pag-set ng antivirus. Aalisin nyo lahat ng manual update kasi si antivirus is automatic. Nag-update yan. So, iset din natin sa net limiter. Kung sakali mang hindi tayo sigurado at mag-update siya, ilagay nyo lang 5 kbps. Sobrang baba na yan. Mag-update man yan, hindi kakainin yung speed ng ano nyo, ng internet. Si antivirus. So, ayan na ha. Naibigay ko na sa inyo yung tamang paglalagay ng bandwidth. Yan o ay nakasetup sa ano ha, 15 mbps lang yung pinaka-speed. 10 to 15 mbps lang. Kung corporate SIM ka, Infinity SIM ka, pwede na rito. Ito na yung pinaka-advisable kasi ako, ito yung ginagamit ko. So, ito na. Hindi dito nagtatapos. Meron pa tayong patching na tinatawag. Core kinabukasan, nag-patch ngayon. So, nag-patch ngayon si SF, si LOL, si Dota. Kasi kung gusto mong hindi magreklamo si customer, ipatch mo nang maaga itong mga to, mga laro mo. Kailangan umaga pa lang bago ang magbukas is nakapatch na siya. Kasi kung ipapatch mo siya habang may naglalaro at gagamitin natin yung speed na 50 kbps, hindi mo babaguhin. Sobrang bagal po magpatch niyan. Ngayon, dapat bago maglaro si customer, lahat ng games nyo nakapatch na. Tama po ang narinig nyo. Kailangan nakapatch na. Kasi kung maglalaro si customer, kung for example, nagpapalaro na kayo, no? May lima kayong computer, nagpapalaro na kayo sa tatlo, sabay yung dalawang PC nakalimutan yung ipatch na yun, kailangan nyo siyang ipatch kasi hindi siya malalaroan. I mean, lalaro na tatlong computer nyo. Pwede ho nating itaas yan. Itataas ho natin yung ipapatch natin. Pero pa isa-isa lang. Hindi ho natin sasagarin. Pwede pinakamataas na nagagamitin natin sa patching is 200
200, sundan nyo yung sinasabi ko ha, 200 kbps. Ang kbps po is kilobit per second. Kbps po, yan, kilobit per second. Siyempre ang mbps megabyte per second, no? Kbps 200 ah. Isang PC lang papatch nyo, huwag sabay-sabay para mabilis. Kung sakali mang obserbahan nyo, hindi naglag yung tatlong PC na may naglalaro na SF Dota LOL, hindi naglag. Pwede nyo yung isagad dyan, ay iangat dyan sa 300 kbps. Lalaroin lang natin yung net limiter. Huwag po tayo mag-i-stay dun sa 50 kbps everyday. Kasi pag nag-patch po ang 50 kbps, sa 200 MB na patch ng isang games at gumamit ka ng 50 kbps, ay sobrang bagal. Aabuti na ho yan ng 30 minutes to 1 hour. Depende sa speed po ng ano nyo, ng internet pa rin kasi pabago-bago ha. Ngayon, babaguhin natin, lalaroin natin yan. Pwede tayong umangat ng 200 to 300 kbps. Sagad na ho yan. Kung may naglalaro sa dalawang PC. At kung maaga ka nag-patch, wala pa naglalaro. Per PC po ang i-patch natin para masabilis ang patching. Isagad ho natin, for example, magka-patch tayo ng LOL, no? Isagad ho natin, tanggalin natin yung check kasi ito nilalagyan natin ng check, di ba? Then 50 kbps. Aalisin ho natin yung check para makakuha natin yung full speed. Mag-patch tayo ng SF. After natin mag-patch ng SF, bali, isunod ho natin si LOL nang naka-full speed. At isunod natin si Dota nang naka-full speed. Isunod natin si ROS nang naka-full speed. So, ganyan po mag-patch. Ngayon, after ho natin mapatch ng lahat ng games, babalik ho natin siya sa 50 kbps. Lalagyan huli natin siya ng check. So, lalagyan huli natin ng check si SF, lalagyan din natin ng check si LOL, at lalagyan din natin ng check si Dota, lalagyan din natin ng check si ROS. Dahil yan, pag mayroon kang nakalimutan dyan, tulad na lang ni ROS, si ROS kasi malakas kumain ng bandwidth through opening the games. Kumakain ng 1 Mbps yan. E kung mayroon kang dalawang LOL na naka-open sa PC, di merong nag-open yung isa, nag-open din yung isa, kakain yung ROS mo ng sabihin natin 2 Mbps. Eh medyo bumagal yun. So yun nga no, meron kang ROS, naka-open yung ROS mo, no? Si ROS is kumakain ng 1 Mbps. May naka-open kang dalawa. So, 2 Mbps na ang kinakain ni ROS. Eh, medyo bumagal yung internet mo. Maapektuhan mo yung mga naglalarong iba. Kung sakali, ihigupin ho kasi ni opening the game ni ROS na tig 1 Mbps yung dalawang ROS is 2 Mbps ang ihigupin niya. E sabihin natin ang naglalaro na lang sa speed mo is 5 Mbps na lang kasi nga bumagal. Alam naman natin ang ugali ni PLDT. Medyo pag kailangan na kailangan mo, lalang bumabagal. O so 5 Mbps, eh hinigop yung 2 Mbps, 83 Mbps na lang damatakbo sa ibang computer mo. So kailangan pa rin natin talaga ng 50 kbps. Kaya kailangan huwag pumawala sa net limiter natin si 50 kbps. Bawat game ho yan. Kailangan ho ilagay natin sa mindset natin yan na everyday na mag-ano ho tayo, mag-open tayo ng PC, checkin natin si net limiter kung naka 50 kbps pa bawat games natin. So pag may patch, aalisin ho natin si 50 kbps, ipo-full speed ho natin yan para mabilis yung patch. Everyday yung tuwing umaga. Ang kalimitan naman ho may patch araw-araw si Dota, kundi araw every other day si Dota saka si LOL. Hindi ko lang alam sa ibang games kasi ako Dota talaga, subo ko na to. Araw-araw. Or minsan may 3 days na wala, minsan naman every other day siya nagpa-patch. So inaalis ko yung 50 kbps, inaalis ako ng check. Then after ko mag-patch ng Dota, sa ako binabalik. Ganun ho ang diskarte sa net limiter.
hindi lang ho porke na ilagay na natin yung 50 kbps, everyday siya 50 kbps. So kung medyo baguhan ka pa, hindi mo alam to, medyo mabagal ang patching. So mapapansin mo, walang silbi si net limiter kasi bagal ng patch mo eh. Imbis na bumilis, isipin mo, imbis na bumilis, talang bumagal. Tama po ba? Kaya ho, si net limiter, ganito po ang paggamit. So, sundan mo lang yung mga sinabi ko. Kung sakaling nalilito ka, ulit-ulitin mo lang itong video na to. Makukuha at makukuha mo rin. So, sabi nga nila, never stop learning. Thanks. So, hanggang dito na lang, no? Ano ba? Gusto niyo pa ba sa Microtech? Bigyan ko na lang kayo ng idea sa Microtech. Si Microtech kasi, ang maganda kasi kay Microtech, hindi lang bandwidth management. Kasi si net limiter is bandwidth management, no? Bali ito, hindi lang bandwidth management ang kaya nito. Kaya niyang may firewall siya, kaya niyang mag-block ng kahit anong mga website or anything na program na kaya i-block na ito eh. At kaya din niyang mag-control ng bandwidth. Yung wireless niya, yung wireless hotspot natin or yung wireless access point natin, kaya rin niyang i-manage yung speed. At saka yung mismong port na ito is pwede rin bigyan ng limit. For example, per port niya is isang port dito ang nilagay mo, 1 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps, digo 1 Mbps pala per port. Eh, minsan hindi na ginagamit masyado yun. Ginagamit lang yun sa mga company. So, sa computer shop naman is per computer ang ano natin eh, ang management natin. So, hindi natin kailangan limitahan yung bawat port. Okay. So, maraming functions si Microtech. Yung black hole link, gateway sa kayong VPN server, kaya niyang i-manage dito. Marami pa. May different types of Microtech na may iba't ibang function, iba't ibang features. So, kung itong kutuusin, mas maganda talaga si Microtech pang management. Kaso yun nga lang medyo komplikado. Kailangan talaga, kahit ako inaaral ko pa rin hanggang ngayon. So hanggang dito na lang ang ating trivia. So kung hindi ka pa nagka-subscribe, please click the subscribe button. Then kung may tanong ka, comment mo na lang sa baba. At kung nagustuhan mo yung video na to, like. Okay. Subscribe nyo ha. Maraming salamat.